Una sa lahat, kamusta po kayo mga kaibigan at muli welcome back ulit sa ating YouTube channel. Sa video na ito mga kaibigan ay pag-uusapan natin ang di umano ay isyu na ibinabato ngayon kay Tatay Nestor. Ito nga po mga kaibigan ay kaugnay ng tila pagsisinungaling ni Tatay Nestor kay Kalinga Prab. Pero bago po natin umpisahan ang video na ito mga kaibigan ay gusto ko lang po sanang i-shout out ang ating mga viewers na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Halos isang buwan na nga po mga kaibigan nang muling ibalik ng Kalingap team si Rina sa pangangalaga ni Ate Roda. At ito po ay ayon sa kasunduan ni Tatay Nestor at ito po ay sinang-ayunan ng magkabilang panig mga kaibigan. Totoo malaki po ang pinagbago ng kalusugan ni Rina bago pa ito ibalik sa pangangalaga ni Tatay Nestor at marami ang saksi dito. Pero matapos ang ilang linggo na hindi pagbisita ng Kalingap team dito kay Rina. Bakit tila yata bumabalik yung bata sa dati nitong kondisyon bagay na itinatanggi ni Tatay Nestor? Hindi lingid sa kaalaman ng ating minamahal na mga viewers ang tila ba pagiging malamya ni Rina sa ngayon. At dito nga may mga haka-haka sila na si Rina ay hindi masaya at hindi maganda ang kinahantungan ng pagbalik kay Rina kay Tatay Nestor. Kung ating matatandaan mga kaibigan ay ibinili ni Ate Roda kay Tatay Nestor yung mga gamot at kung paano paiinumin si Rina. Pero tila ba may mali sa ginagawa ni Tatay Nestor dahil mga kaibigan ay yung gamot na binigay ni Ate Roda ay good for 1 week lamang. Dito nga ay nabuking si Tatay Nestor na hindi pala nito sinusunod yung mga binili ni Ate Roda kaugnay sa pagpapainom ng gamot ni Rina. Ang sabi ng isang vlogger na kasama sa team ng Kalingap ay ganito. Paano daw nasabi ni Tatay Nestor na patuloy ang pag-inom ni Rina ng gamot samantala ay good for 1 week lamang yung mga supplements ni ipinadala ni Ate Roda? At dito nga ay pinasinungalingan ng isang Kalingap team na ang totoo pala ay lalong lumalala si Rina. At ang ipinagtataka pa nito yung mga Res-8 na gamot ay expire na at tanging ang doktor lamang ni Rina ang may kakayahan na magbigay ulit ng panibagong Res-8 ng gamot ni Rina. At dito nga mga kaibigan ay umugang ang mga hinala na ang gamot na pinaiinom ni Tatay Nestor ay baka daw makabuhay at mga halamang gamot na naman. Ang issue at usapin nga na ito ay napatunayan at nabigyan ng patunay na hindi maganda ang sitwasyon ngayon ng batang si Rina. Kaya pala ay malamya at malungkot ito at lagi na lamang nakahiga dahil sa karamdaman nito na pabalik-balik. At dito ay hindi na maipagkakaila ni Tatay Nestor ang mga pangyayari dahil totoo pala na tila ba bumabalik na naman yung sakit ni Rina. Alam ko na nagsasawa na ang ating mga viewers sa pagmamatagas ni Tatay Nestor bagay na kinakainis ng ilan natin mga solid na viewers. Kung ikaw ang tatanungin ko kaibigan ano po ba ang maipapayaw nyo dito kay Kuya Val at Kalinga Prab? At ano rin po ang mensahe ninyo kay Tatay Nestor? Sana po ay nagustuhan nyo ang aking video at huwag kalimutan mag-like at i-share. Pero bago po natin tapusin ang ating video mga kaibigan ay gusto ko lang po sanang pasalamatan ang ating mga viewers na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating YouTube channel. Mabuhay po kayo!